Nagbabalik po ang sakto at ipapalabas na sa February 22 ang isang musical film hango sa buhay ng dating senador na si Benigno Aquino Jr. Bibida rito si Juan Carlos bilang Ninoy kasama ang iba pang mga magagaling na artista. At para kwentuhan tayo tungkol sa pelikula, live na live po nila tayong binisita at gumising ng maaga, Juan Carlos at Direk Vince Tanyada. Magandang morning. Welcome to Sakto. Good morning. Naku, medyo... Hindi pa sila natutulog. Galing sa editing si Direk. Yes. Si Juan Carlos galing sa walang tulog. Pero si Direk Vince muna, kwentuhan mo kami. Paano ba nagsimula itong konsepto ng musical film na ito? Paano mo isinulat? Para alam mo naman, di ba yung Katips, yung nakaraan nating pelikula na nag-best picture sa FAMAS. Sabi ko, talagang handa na ba yung mga Pilipino sa isang musical film? Kasi musical yun. Yes. Ako lang yata yung gumagawa ng musical film na pare-parehong musical because galing naman tayo sa teatro. Mm-mm. 30 years na ako nagdidirect ng theater musical. So sabi ko, sige, lumihis tayo ng formula na nakasanayan ng mga Pilipino. Gawin natin musical. Yes. Historical musical. Oo, para din naman meron tayong kumbaga ibang maipapakita din na galing ng mga Pilipino. Tama, kasi doon talaga tayo magaling. Sa yes. pagkanta, sa pagsayaw, sa pag-arte. Pag samasamahin mo yon, yun ang Pinoy. Oo, kaya nga, bilib na bilib sa atin yung ibang bansa, di ba? Pagka nalalaman nila, bakit sa Pilipinas ang daming magagaling kumanta? Di ba? Bayan ng videoke. Oo, kasama ka doon, Juan Carlos. Ay, diba? Thank you, Chanami. Anong naging reaction mo nung sinabi na ikaw yung gaganap bilang si Ninoy? Initially, I was dumbfounded actually. I didn't know why. Uh-oh. That was the very first question I asked. Like, mataba kasi Vince. Siya noon. Mataba kasi siya noon. Ang una mong sinabi, ba't ako? Ganyan? Ba't ako? Kakakain ko lang. Tapos parang, bakit ganun? Uh-oh. And eventually, Direk Vince explained na ayun nga, he actually had a roster of actors that he was looking at, but then eventually he ended up with me because he wanted to reach a younger audience and because I had the advantage of, you know, knowing how to sing. Yes. So that at magaling kang kumanta, no? Marunong lang po. Oh, grabe siya. And I think that really fit the whole idea of the film, especially it being a musical. Yes. Although yun lang magulo kasi medyo afam yung itsura ko. So parang, gusto ko yung talagang siya nagsabi, afam ang itsura. Medyo hindi ako ganun ka ano yan. Oh, hindi naman. Actually, pinalitan niyo ba yung color ng hair niya? Pinalitan namin. Yun. Kasama yun sa preparation. Kasama, yun yung pinaka-hate niya. Talaga? Actually, nung nagsho-shooting kami, pagka ginagawa na yung buhok niya, mainit na yung ulo niya. Grabe naman. literal. Literal na mainit yung ulo. So hindi bala naging permanent yung pagpapakulay niya ng black? Hindi, talagang naglagay kami. Ng wig. Ng wig, oo. Yung noo kasi ni Ninoy, mas maliit ng konti kaysa sa akin eh. Oh. So kinilangan ng wig. Basta talaga sinukat yung wig sinukat sa kanya. Ginawa yun. Yes. Tapos talaga ginaya kay Ninoy. Oo. Ano pa yung ibang paghahanda na ginawa niyo, Direk Vince, para dun sa pelikula? Siyempre kasi musical. Uh-oh. So, yung chorus people, medyo nahirapan kami kasi we had to rehearse like 1,000 people singing. Uh-oh. Kasi yung funeral ni Ninoy, parang 1,000 yung crowd na puro theater artists. Ay, ang galing naman. Yes, nabigyan sila ng opportunity to shine. Alam mo naman, ang artista ng teatro, kami yung pinakaunang nawala ng trabaho dahil sa pandemya. Kami rin yung huling nakabalik. So, true. Ngayon, we are giving them para makaarte naman sa pelikula. Mm-hmm. At saka mahirap, Juan Carlos, kumanta ng maaga, di ba? Parang it takes a while na kailangan may vocalization like that. Kala mo singer si Tita Ami, di ba? Well, I guess kasi di ako natutulog, so madali lang kumanta ng maaga. Hindi ka ba parang yung kagaya ng ibang singer na parang habang tumatagal sa pagkanta, yung umiinit ng umiinit, gumaganda ng gumaganda lalo ang boses, ganyan? Feeling ko yun po yung kailangan ko siguro matutulog. Ako dumidiretso na po. Pag may gig, okay ta. Kanta na. Okay. So paano ka naghanda? Kasi nga yung mga kanta, hindi siyempre kagaya ng mga usual na kinakanta mo. Tama ba? Or in-adjust mo yun, Direk Vince? In-adjust ko. We made it, parang si Ninoy ay isang rockstar. So para siyang Elvis ganun. Parang larger than life. Wow. So talagang na-challenge ka, Juan Carlos? I guess on the singing side, hindi naman po masyado kasi we also, the songs that we recorded were really beautiful as well. What was really more challenging for me was the role itself of Sir Ninoy Aquino. Yeah. I mean, kasi I guess with acting, that's like the hardest
thing you can do, portraying a real life character. And doon ako pinaka-challenge talaga. Yes, yeah. At saka kasi talagang doon titignan ng mga tao yung bawat kilos mo, kung kopyang-kopya mo ba, kung nagawa mo siya ng tama, yun ang mahirap. Yep. Kaya nagpapasalamat ako sa kanya kasi yung pagtanggap niya dito, this will make or break his career. Yeah. I mean, syempre yung kung may kulang o kaya kung may sobra, malalaman ng tao yun kasi we have all the references online. Makikita nila kung ano si Ninoy sa YouTube o yung mga nakakakilala kay Ninoy, yung memory nila kay Ninoy kung ganun ba talaga siya. So, pero nagampanan niya, nagawa niya ng sobra-sobra. Sino pa bang ibang mga kasama dito, Direk Vince? Well, kasama namin dito si Marlo Mortel, si Cassie Legaspi, si Joaquin Domogoso, si John Ray Rivas, yung ating best supporting actor sa FAMAS ng Katips, si Adel Ibarrientos, si Vian Olmedo. Kasama rin dito sina Jim Paredes, si Pinky si Amador. Oh, magagaling. Yes, si Chusey Vargas, si Donita Nose, si Miss Asenith Briones, si Lovely Rivero nandito rin. Wow. Ayun, marami pa. Marami. Kasi nga nasa 1,000 yung theater artists na kasama namin dito. Talagang yung mga artista ng teatro talagang nabuhayan at bigyan ng pagkakataon na makaarte. That's nice. Nako, at Juan Carlos, syempre imbitahan mo ng ating mga kapamilya at mga kasakto sa inyong pelikula. Ay mga kasakto, ako si Ninoy, palabas na po, December 22. Sana supportaan niyo po kami sa aming ginawa na obra maestra. Talagang marami pong binuhos yung mga lahat ng mga naging parte sa paggawa ng pelikulang to. So sana ma-appreciate po ninyo. At sana na-justify ko rin yung character and yung role ni Sir Ninoy Aquino. Oo naman. So, hindi naman kami papayag na hindi, di ba? Oo. Ginalingan mo dyan, Juan Carlos. Siyempre pa. Maraming salamat. Direk Vince, imbitahan mo ang ating mga maraming kapamilya. Maraming salamat siyang aming mga kasakto. Ito na po ang ating People's Initiative Production. Alam niyo naman po, hindi po kami malaking production. Kaya kailangan po namin ang suporta ninyo, mga kapatid. Ipaglaban po natin ang katotohanan sa kasaysayan. Huwag po tayong pumayag na yuraka ng ating kasaysayan. Maraming salamat po. Maraming salamat. Una sa lahat sa pagising ng napakaaga at hindi pa pagtulog. Yes. Maraming salamat. Juan Carlos and Direk Vince, at suportahan din natin syempre ang pelikulang Pilipino. Nako, importanteng talagang tayo ay magbigay ng support sa bawat isa. At syempre gusto rin po namin magpasalamat sa nagbigay ng suporta at masarap na almusal ang ating kasakto na si Miss Georgie Lariosa ng Blue Green Food Services. Siya ang nagpadala ng ating breakfast for today. Thank you, Miss Georgie, na ini-enjoy ng ating mga kabarkada dyan at katropa. Direk Vince, alika, kain na tayo. Juan Carlos, diba magpaalam na sila habang tayo kakain na. Paano ho mga kapamilya, lumipas na naman na isang oras at kalahati nating balitaan at kwentuhan. Bukas po ulit, ako si Johnson Manabat. Direk, kain na po. Yes. Salamat po sa pagsama sa aming mga kapamilya dito sa programang Pampagana sa inyong araw. Ako po si Jeff Cano. Baka nalito kasi magkamukha. Oo, magkamukha rin ni Juan Carlos. Ni Direk. Si Direk Cano. Direk si Jeff. Ako po si Jeff Caloy. Ako naman po, ang inyong Chang Ami Perez Castillo. Kami po ang inyong morning tropa na naghatid sa inyo ng impormasyon at saya. Walang labis at walang kulang. Thank you again, Direk Vince. Thank you, Direk. Good luck. Ito po ang Sakto! Kain na na! Uy, ang sarap. Pansit, Direk. Makain pa kayo pansit. Oh, ayan, pansit. Kaldereta. Lumpia, Direk, masarap. May kanin ang parating. Gusto ko meron utensils. Oo, nandito lang yan. May mahiwagang ano kami dito, paduan. Kitchen. Picture lang. Picture. Oh, may hawak pang plato, may ebidensya. Kailangan sakto.